We thank you very much and tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. May I request you, if you have your Bible, if you're listening, it's okay. I'll read to you the Word of God in 1 Timothy chapter 6. Welcome to our Young Pilgrim Fellowship, Shaping Youth After God's Own Heart. Tonight, we will study 1 Timothy chapter 6 about riches and godliness. Anong sinasabi ng Panginoon patungkol sa yaman at sa pagiging maka-Diyos? Buksan po natin ang ating mga Biblia. Matatagpuan natin sa verse number 3 to verse number 19. Okay? Babasahin po natin sa Tagalog. 3 to verse number 19. Babasahin ko po sa inyo. Ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Jesucristo at sa mga aral tungkol sa pagiging maka-Diyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutiyaan at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Nakakala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng relihiyon. Kung sa bagay, malaki nga ang mapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo ay may kinakain at sinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nauhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangarin. Magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinangunan. Ipaglaban mong ng puspusan ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos na ipinahayag mo sa harap ng maraming saksi sa iyong pananalig kay Kristo. Inuutos ko sa iyo sa pangalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patotoo kay Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga inutos kayo sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Sa darating sa panahon, itinakda na magpapala at makapangyarihan Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang tao nakakita o makakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan ng kapangyarihan walang hanggan amin. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matunungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makapam nila ang buhay, ang tunay na buhay. Ngayon po mga kapatid, ang tema po ng chapter na to sa 1 Timothy chapter 6 ay patungkol po sa yaman, patungkol po sa kayamanan at patungkol po sa kadyosan. Ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoon patungkol po sa yaman ng buhay at patungkol sa po sa pagiging makadyos? Makikita po natin sa verse number 3 na meron pong mga tao nagtuturo, okay, na hindi nakabase sa salita ng Panginoon at sinasabi ng ating Panginoon. At itong mga taong to, sinasabi ni Apostle Pablo, na wala silang nalalaman. Okay? Wala talaga silang alam. Sila ay mga mapapride. Ginagamit lang nila yung salita ng Diyos upang yumaman sila. O sabi pa ni Apostle Pablo, kinakalakal nila yung salita ng Diyos. Kaya nga ganito eh. Tayo, hindi tayo nagpasapi sa Pilgrim Bible Baptist Church o naging member ng church na ito upang gatasan natin ang simbahan, upang may makuha tayong anumang salapi o anumang yaman. Okay? Hindi katulad ng mga taong to na ginagamit ang simbahan o ang salita ng Diyos upang magbigay sa kanila ng yaman
o maging dahilan para sila ay magkaroon ng pera o ano pang mga bagay. Nito, ang sabi ni Apostol Pablo, itong mga taong to na nagtuturo na hindi nakabase ang kanilang turo sa salita ng Diyos at hindi nakabase sa kadiyosan, sila ay inaano lang nila yung kanilang mga sariling ideas, mga sariling pananaw, prinsipyo. Kaya nga tayo, ang ipinapangaral natin, hindi magazine, hindi kung ano yung sinasabi ng balita o sinasabi ng anumang mga matatalino, magagaling mga tao. Ang pinapangaral natin ay yung salita ng Diyos. Binabasa at ipinapaliwanag ang salita ng Diyos, hindi ang ating mga sariling idea. Pinalalahanan ni Apostol Pablo, Timoteo, na itong mga taong to ay hindi nila tinatrato ang salita ng Diyos bilang isang regalo. Itinatrato nila ang salita ng Diyos bilang ano lang, laruan lang at kasangkapan upang sila ay yumaman. Makikita po natin yan sa verse number 3 to verse number 5. Now, madami pong mga tao ngayon, katulad na sinasabi ni Apostol Pablo, na ginagamit ang salita ng Diyos upang yumaman, at ang ginagawa nila sa salita ng Diyos, dinideny nila ang salita ng Diyos. Halimbawa, hindi nila pinaniniwalaan lahat ng nakasulat sa Biblia. Kung tatanggalin natin, kung ang paniniwalaan lang natin sa Biblia ay yung mga gusto nating pinaniniwalaan, hindi mo pinaniniwalaan ang Diyos. Ang pinaniniwalaan mo ay yung sarili mo. Parang ganito, gusto mo yung corona ng Panginoon, pero hindi mo gusto, ang gusto mo ay umupo doon sa trono kung saan umuupo ang Panginoon. Pero hindi mo gusto buhatin yung krus na pinasan niya. Gusto mo ng kanyang magandang robe, ano ba sa Tagalog yung robe? Okay? Damit, o robe, no? Jacket. Pero hindi mo gusto yung kanyang koronang tinik. So, if you just believe those teachings or words of the Lord na gusto mong paniwalaan, ang pinapaniwalaan mo lang, yung sarili mo. Gusto mo ng blessing, pero hindi natin pinaniwalaan na as a Christian, we will suffer, na hindi magiging madali. But God promised us that He will go with us. So, some deny God's word by not believing those, all of the words. So, when the Bible says, all scripture is given, diba, by inspiration of God, it means the Old and the New Testament. Yung lumang tipan at ang bagong tipan, it's all, it is inspired. So, we just don't believe the New Testament, but we believe the Old Testament. We believe the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Without the Old Testament, the New Testament is nothing. Without New Testament, the Old Testament is nothing, because it is the fulfillment. So these people, they deny God's word. They just want riches, material things, and they ignore God's word. Yeah, the interpretation and the implication, the application. Okay? Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos at kung ano yung sinasabi niya na dapat natin gawin, hindi po natin dapat i-ignore. Magaling tayo kay makinig kay Pastor mag-amen. Pero hindi tayo magaling isagawa kung ano yung sinabi ni Pastor na nanggagaling sa salita ng Diyos. We accept the interpretation, but we ignore the application of God's word. So, at ayun po yung ginagawa ng mga taong gusto magpayaman lang. And some explain God's word and twist God's word. Now, tandaan po natin na ang Biblia, hindi siya ginawa just to satisfy our curiosity or for our trivial pursuit. Paano ba ito i-discuss? Pursuit, di ba? Pursuit. Ano ang discussion nito? Basta yun, pursuit, okay? Not just to satisfy our curiosity. Okay. Yung mga information, but the Bible is the word of God na kailangan nating paniwalaan and reply sa ating buhay. Curiosity, we need to understand this or realize this. Curiosity or interest in God's word without submission to it is a great/grave danger. Okay? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos not just to inform us but to change us. Diba? Yung sabihin niyang yung acronym niya BIBLE. Yung ano yun, may acronym siya doon eh. Basic Basic may ano yun? Before leading, believing, may ano yun?
instruction. Basic instruction before leaving Earth. Bible. So, itong mga taong to, from verse 3 to verse number 5, they misuse. And the Apostle Paul said, they were, in verse number 4, he is proud knowing nothing. Wala naman talaga silang nalalaman. Ano ang ginagawa nila? Okay? Mahilig silang makipagtalo. Mahilig silang were off. And because of this, mahilig silang makipagtalo. The result of this is envy, strife, railings, evil, strong musings. Okay? Siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Ang sakit niya, makipagnuligsa, makipag-away sa mga salita na walang kabuluhan at humaantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Now, behind all of this, those people who use God's word, okay? Maraming mga tao, maraming mga ngaral, ginagamit ang salita ng Diyos for their own profit. Okay? That's the reason. That's the hidden agenda kung bakit nila ginagawa yon. Gusto lang nilang yumaman. Now, in verse number 5, makikita natin, verse number, perverse disputing of men corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Ito nga, the characteristic of this person, tong mga grupo na to, ginagamit nila yung salita ng Diyos, for their comfort and for their wealth. Sabi ni Apostle Pablo, ilayo mo ang sarili mo sa mga gandong tao. Ngayon po, naging Kristiyano tayo, not just to get something for Jesus, but to live for Jesus. Okay? Kaya nga, ang gospel, ito yung magiging dahilan para maging complete tayo. Now, to satisfy our longing. Ngayon, chapter na to is about riches, pagiging mayaman, and it's about godliness. Ilang beses inulit dito yung riches, okay? Ngayon, pagdating ng verse number 6, but godliness with contentment is great gain. But godliness with contentment is great gain. Ano ba yung totoong pagiging maka-Diyos? Ano ba yung totoong pagiging yaman? Now, we understand na itong mga taong to, they just use the word of God to be rich. Pero ano ba yung pagiging mayaman? Verse number 7, for we brought nothing into this world and is certain we can carry nothing. Ang totoo pong pagiging mayaman, tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay yung magkaroon ka ng tinatawag na eternal perspective. Yung tinatawag nating contentment. Ang tao, hanggat di niya nakikilala si Jesus Christ, never yan makokontento. Okay? Never yan makokontento. Ngayon, tayong mga nakakilala na kay Jesus Christ, may mga pagkakataon sa buhay din natin na para bang bagang hindi tayo nakokontento. Contentment is the key. Okay? In order for us to have eternal perspective, we can only find contentment when our heart is rooted in eternal things. Kapag hindi tayo contento, hindi natin makikita yung mga talagang mahalagang bagay. Now, lagi nating sinasabi, it all start with your mind. Ano ba yung mga lagi mong iniisip? Kapag kahit ikaw, Kristiyano ka na, pwedeng anging buhay mo maging covetous ka. Ano ibig sabihin ng covetous? Kahit meron ka na, gusto mo pa. Gusto mo ang yaman mo kasing lawak ng dagat. Pagiging covetous. Now, how to set our mind, our hearts, na hindi tayo maging ganun? Okay? The Bible says in Romans chapter 12, you need, verse number 1, you need to renew your mind. Change your mind. Ano? Yung mga bagay na hindi mawawala. Ayun ang isa-isip natin. Ano ba yung mga bagay na hindi mawawala? The word of God and the souls of men. Okay? That's the most important thing. One of the most important thing. Kaya nga, hindi ka lang nabubuhay sa pagiging mayaman. Pag Kristiyano ka, kapag ang isip mo,
magpayaman lang, there's something wrong in you. Maybe you are not saved. Okay? And if you are saved, you confess that Jesus Christ is Lord. Kung ikaw totoong ligtas, there is something wrong in your spirituality. Marahil hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible, at isa pa sa malaking faktor, okay? Wala kang ginagawang ministry. Wala kang outcome, wala kang ginagawa para kay Lord. Wala kang tinatawag na public service for God, okay? Kaya hindi ka nakokontento sa buhay. Now, when we start thinking about eternal things, magkaroon tayo ng ganyang perspective, magkakaroon tayo ng contentment. Imagine, verse number 6, kung sa bagay, malaki nga ang pakinabang ng pagiging maka-Diyos kung tayo ay marunong makontento. Diba? Yung pagiging maka-Diyos, okay, valid lang ito kapag meron tayong contentment. At kung ano yung, paano magkaroon ng contentment, think yung tinatawag ng mga bagay na hindi nasisira. Mga bagay na kaharapin natin. Let's have the mind na merong eternal perspective. In verse number 7, ang sabi po ng salita ng Diyos, for we brought nothing into this world, and it's certain we carry nothing out. Mga kapatid, yung mga bagay na meron ka ngayon, hindi po natin yan madadala pagdating sa pangalawang buhay. Ngayon, isipin mo, may mga bagay ba na madadala ka pagdating sa kabilang buhay? Yes! Ano, yung mga ginawa mo para kay Lord, yung mga kaluluwa na dinala mo kay Lord. So, if we want to have a heart of contentment, let us meditate this verse, for we brought nothing into this world. Nung isinilang ka, kahit piso wala ka. At kahit meron kang piso, alam mo yung pagkasilang sa'yo ng nanay mo, meron kang piso na hawak, ano? Wala kang lalagyan kung saan mo ilalagay yung piso. Okay? We brought nothing, as in nothing in this world, at aalis din tayo sa mundong ito na hubad. That's why it echoes Job, no? Ang sabi niya, ang tawag dito, the Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Now, the idea is, kung yung mga bagay na meron tayo ay hindi natin madadala sa kabilang buhay, makontento ka kung anong meron ka. Verse number 8, and having food and raiment, let us be therewith content. Meron tayong kinakain, meron tayong isinusuot, tayo ay makontento. Kaya nga dapat tayong masayahan kung tayo ay may kinakain at sinusuot. Kung meron kang eternal perspective, naging dahilan para makontento ka. You know what is true riches? Okay? So, yung mga maliliit na bagay, magiging mapagpasalamat ka. Bakit maraming mga kabataan, maraming mga tao, hindi sila, mga ingrato sila, hindi marunong magpasalamat? Kasi hindi sila kontento. Uy, hindi pa to sapat. Paano kita pasasalamatan? Hindi pa nga to sapat. Now, kung tayo ay nakokontento sa buhay, you know what is true riches? Yung mga maliliit na bagay, meron kang kinakain, meron kang damit, matututo kang magpapasalamat. Now, it is certain we carry nothing out. A heart of contentment begins with seeing our material possession and resources in an eternal perspective. Kaya kung anong meron ka ngayon, talent mo, pera mo, o anong pa mga bagay na meron ka, ay paggamit mo yun sa Panginoon. Kasi kung may bagay na madadala, kung meron mang bagay na madadala ka sa kabilang buhay o sa hinaharap, okay? At kung meron mang mga bagay na yun, are you willing to use kung anong meron ka para maging yung mga bagay na hindi mawawala? That's the question. Handa mo bang ipagamit yung sarili mo? Yung pera mo? Ba? Yung talent mo? Ito nga yung mahirap eh. Pag dinibdib mo yung pagiging Christian, hindi lang yung time mo yung mako-consume, pati yung pera mo. Halimbawa, dati, kung mababible study ka, pamasahe mo, ba? Pang-snack mo, minsan ikaw pa magpapa-snack. Napakahirap, mga kapatid. Pero ito yung mga bagay
mga ginagawa natin sa Panginoon, ito yung mga bagay na hindi mawawala. Verse number 9 to verse number 10. Ang sabi ng Panginoon, "But they that will be rich fall into temptation and a snare." Napakaganda sa Tagalog. "Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangarin. Matutulog sa kanila sa kamatayan at kapamakan." Yun. "Riches themselves is not evil." In verse number 10, "The love of money is the root of all evil." Okay? "Money itself is not evil, but the love and the desire for it, it is." Okay? Yung gahaman kang yumaman, gusto mo kung ano yung nakikita mo sa social media. Meron nga ako napanood the lives of social media. Diba? Pipicture ka, inayos mo yung table mo, sabi mo, ano, cleaning day, ganun. Kasi may tapos, pinost mo, may nakita nun. Diba? Gagayahin niya din, para lang may mapost siya. Gagayahin din. Ganun po ang social media ngayon. Pinapakita sa'yo ng mga vlogger na sikat ngayon, meron silang mga sports car, pero hindi naman talaga sa kanila yun. Hinihiram lang nila. Okay? Ngayon, dahil ayun ang lagi mo nakita, lagi mong pinapanood, nagnanasa ka rin na maging ganoon, sumikat, gusto mong yumaman, pero ang nangyayari dahil sa kagagahaman natin, ang sabi ng Biblia, totoo yung Biblia, nahuhulog sa tukso at masisilo sa bitag ng masasamang hangarin. Gagawin mo ang lahat para ibagsak, para magkaroon ka ng yaman, magkaroon ka ng kasikatan. Kahit masira, kahit mawasak ang integridad mo. Katulad nga yung, ano, yung example natin. Yung shout out kay kuya, sabi, shout out kay kuya na nagsayaw kikay doon sa may gitna ng junction, doon sa may harap ng Pure Gold, meron yan eh, nakita ko lang sa picture, pero hindi ka na pala, grabe no, lalaki ka no, tas magbabakla-baklaan ka para lang magkaroon ka ng views, sisira na yung integridad mo. Hindi mo ba alam na kapag nagpost ka ng something sa internet, it is for life, kahit burahin mo yan, okay, makikita yan ng anak mo, makikita yan ng apo mo, at hindi lang ng anak at ng apo mo, ang kapu-apuhan mo pa. Sabihin nila, ay, ganyan pala si Lolo, ganyan pala si Papa, nung kabataan niya. So, they have this license na gawin din yung mga bagay nila. And ang generation natin, pasama ng pasama ng pasama. Kung hindi tayo magiging careful, magiging bad testimony tayo sa mga anak natin pagdating ng araw. Ngayon pa lang, hindi mo na-ano yan eh. Pero dadating ang araw, pagsisisihan natin. Kaya, be very careful. Naganasa tayong yumaman, bababa mo yung integridad mo. So, ito, verse number 10. "The love of money is the root of all evil." Grabe, pagmamahal talaga. Walang kasalanan na hindi kayang i-commit ng isang sobrang mahal ang pera. Bakit may pagpatay? Bakit may pagnanakaw, pag-hold up? Kasi yung pagmamahal nila sa pera, sa yaman, comfort. So, tayong mga Kristiyano, we need to have a right mind, what is true riches. Ano ba ang totoong yaman, kapatid? Makikita din natin sa verse na to, verse 11 to verse number 16. Ang totoong yaman ay yung pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Amen. Yun po ang totoong yaman. Verse 11, "But thou man of God, do these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, and patience." Pagdating ng verse number 15, which is verse number 14, "That thou keep his command without spot, unmakeable, unto appearing of our Lord Jesus Christ, which in his times he shall sue, who is blessed and only potentate, the King of Kings and Lord of Lords." If you are a Christian, you have a God, you have a Lord who is King of Kings and Lord of Lords. And if you serve him, that is a true riches. Yun po ang totoong yaman na paglingkuran mo ang Panginoon. Ngayon, hindi marahil hindi mo na iintindihan 'yan. Pero kung susundin mo ang Panginoon at pinaglilingkuran mo siya, hindi mo man naiintindihan ngayon, ipapaintindi po sa atin 'yan ng ating Panginoon. Magpatuloy ka lang sumunod sa kanya. Ito lagi ko na 'tong ina-example sa preaching sa mga discipleship. Pag nanonood ka ng mga ancient movie, mga movie no ng mga matatagal, mga kingdom. 'Di ba? Yung palasyo, okay? Ito yung palasyo no. Kingdom place. Syempre, hindi lang may sakop pa yung kingdom place eh, malaki. Halimbawa, sobrang laki, no?
Ngayon, yung mga tao na nasa labas ng palasyo, wala silang ibang minimithi kundi maging servant dun sa palasyo. Kasi for them, it is a real privilege, opportunity to serve their king, to serve their queen. Ngayon po, ganun din po sa atin. At ang pinaglilingkuran natin ay hindi hari ng tao. Nang kung sino, taong hari lang, no? Siya po ay hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kung naiintindihan natin, no, yung pribileyo na ibinibigay sa atin ng Lord, ngayon hanggang bata ka pa, paggamit mo na yung sarili mo sa Panginoon. Baka pag tumanda ka na, magsisisi ka. Dapat pala, noon pa lang, pinagamit ko na yung sarili ko sa Panginoon. Pinaglingkuran na po na yung Lord of Lords and King of Kings. Pag di ka na kanakalakad, pag ganyan na ang sitwasyon natin, magsisisi ka na. Ngayon, merong sa verse number 17, merong final words si Apostle Pablo sa mga yaman. Sabihin mo, oy Timoteo, sabihin mo to sa mga mayayaman, ha? Mayayaman din sa Epeso, ha? Na huwag silang magiging mayabang, diba? That they be not high-minded, nor trust in certain riches. Huwag silang maging mapagmataas, ma-pride, maging mayabang, at magtiwala sa kanilang mga yaman na lilipas lang, kundi magtiwala sila sa Panginoon na nagbibigay ng kayamanan, na nagbibigay ng totoong kayamanan. Kaya, mga kapatid, kung tayo man ay pagpapalain ng Panginoon, ang dapat verse natin ay yung sa Psalms chapter 62 verse number 10. Napaganda nito, basahin niyo po mamaya, no? Propose ko ito mamaya, 62 verse 10 of Psalms. If riches increase, do not set your heart on them. Kapag ikaw pinagpala, kapag ikaw yumaman, di ba? Huwag mong pagkatiwalaan yung yaman mo. Pagkatiwalaan mo yung Diyos. Kapag ikaw mayaman ka na, dumadami pa yung yaman mo, huwag mong iset yung puso mo doon. Huwag mong i-focus yung puso mo doon. Huwag mong i-focus yung sarili mo doon. Bagkus doon sa nagbigay. Diba? Don't trust the blessing, but trust the one who give the blessing. Amen. Amen and amen. So, that is true riches, mga kapatid. True riches is to serve the living God. And kung tayo pinagpala na pagdating ng araw, huwag tayo maging katulad ng mga Bible characters. Nung sila ay mahirap pa, naglilingkod sila sa Panginoon. Pero sila ay umama na, nawala na sila sa Panginoon. Yung tipong hindi mo na kinana yung yaman mo, nawala ka na kay Lord. That's why, one of preacher that I heard, he says, the true test of faith is not when you are on trial. Okay? It's not when you are poor. The true test of faith is it is when you are yung ikaw ay mayaman na. Diba? Mahirap ka pa, faithful ka kay Lord. Nag-aaral ka pa. Pero nung nagtrabaho na, wala na. Hindi na na-test yung pananampalataya. Now, ngayon, ano po yung remedy? Nagbigay ang Panginoon ng remedy. Okay? Kung paano natin i-handle yung ating mga yaman. Okay? Ang sabi sa verse number 18, that they do good, gumawa kayo ng mabuti. That they be rich in good works, magpakayaman kayo sa mabuting gawa. Ready to distribute, willing to communicate. Ibig sabihin, i-share mo yung blessing mo. Okay? Kasi, sinasabi dito, ang idea dito, sinasabi ni Apostle Paul, once na sinishare mo yung blessing mo, binibigay mo sa iba, hindi ka nagtitiwala doon. Nagtitiwala ka na ibabalik ni Lord yun, na ibibigyan ka lang ni Lord na magiging channel of blessing ka. At nagiging dahilan din yun para mapaalalahanan mo yung sarili mo na huwag kang magtiwala sa yaman. Ayan. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Nawa na palalahanan tayo ng Panginoon. Do tayo mga young people ay nag-aaral pa. Yung iba sa atin, mga young professional na. Masahod na ng medyo okay. Pero, huwag natin pagkatiwalaan yung pera, yung yaman. At, ang tunay na yaman ay yung nakilala natin ang Panginoon at pinaglilingkuran natin siya. Thank you very much everyone sa lahat po ng nakinig at sa makikinig pa. Young Pilgrim Fellowship, shaping youth after God's own heart.